Yo, what is happening guys? At nagbabalik ulit tayo dito sa Anime Fighter Simulator. So, inaamin ko matagal ako hindi nakagawa ng content sa Anime Fighters. And actually, dalawang update na yata yung nalampasan ko. Yung huli pa yata ako nakagawa ng content, Icy Waste update pa. Ngayon, meron ng The Underworld at saka Psychic City. So, nandito tayo ngayon sa Psychic City. So, update 22, Mob Psycho Anime guys. Kung makikita nyo dito, napakadami ng bago. New Island, Psychic City, 16 new fighters, trade license in time trial shop, items only. Meron ng trading guys, pero item lang. Which means etong mga to, pwede na ipan-trade or pwede na kayo mag-trade ng mga shard, ng mga boost. Yep, pwede na. Pero yung mga fighters, hindi pa rin pwede matrade. Etong mga items lang talaga ang pwede matrade. Which is tingin ko isa sa mga pinakamagandang nangyari dito sa Anime Fighters. Ano pa ba? New drop, super drop boost, new defense mode in Psychic City, level cap increase to 270, drop chance, effect meteors, new draconic passive. Boost can be used in time trial. Time trial chest can drop world shard. So ito lang talaga yung pinaka-highlight dito sa update na to. Item trading. And as you can see, yep, guys, meron na tayong secret fighter dito sa pinakabagong dimension, Mob Psycho, si Esper King. Hindi ko kilala kung sino yan. Wala akong idea, hindi pa ako nakakapanood ng Mob Psycho sa tanang buhay ko. Pero eto na nga, meron tayong Esper King. Dito sa kabila naman, kung makikita nyo, another divine fighter, si Endeavor, guys. Ang pinakamalakas na Divine Fighter dito sa Anime Fighters. Siya ang pinaka-latest at pinakamalakas na Divine Fighter dito. Flaming Hero. Tingnan natin sa level 270. Hindi pa shiny, 4.1Q. Pag shiny, 7.2Q. Si Holiday Baby, 6.3Q lang. Napakalaki ng diferensya nila, guys. Kaya si Flaming Hero, etong fighter na to, ang pinakamalakas na fighter dito sa Anime Fighters. Lalo na pag naging shiny na yan, guys. Kaso ngayon, hindi pa siya shiny. Pinag-iipunan ko lang ng Divine Fruit. Ayoko na maulit yung nangyari sa kuna dati. Gagamitan ko yan ng 99 na Divine Fruit. Pero, wait lang. Meron pa tayong isang malupit dito. Bagong mythical fighter na naka-draconic passive. Ito yung draconic passive guys. Meron siyang pakpak na gawa sa usok. Ang sabi dito sa passive niya, this fighter keeps a horde like a dragon. Ano ibig sabihin nun? Wala namang siyang horde. Meron lang siyang pakpak. Tingnan nyo guys yung attack nito. Okay, skill. Ay, walang effects. Ayun pala, delay. At ayun guys, ano yung napansin nyo sa attack niya? Pagbilang ko ng tatlo, dapat nakasagot na kayo. 1, 2, 3. Okay, nung tinesting ko tong passive na to, napansin ko agad na napakabagal niyang umatak. Super slow mo yung attack niya, grabe. Kung ikukumpara natin siya dito sa kabila, etong isa nating crowd na walang passive. Kukumpara natin sila. Alright, di ba? Mas mabilis umatak yung walang draconic. Parang super slow mo yung galawan na itong merong draconic eh. Siguro dahil may dugo siyang dragon, I don't know. At ayun nga guys, meron siyang kabagalan pagdating sa pag-attack. Pero yung kinagandahan dito, kung makikita nyo yung yen natin dito sa baba, yen at saka yung drops natin, yung yen natin 7 times lang, yung drops natin 3 times lang. Ngayon, pag in-equip natin tong merong draconic, ayan guys, kung makikita nyo, yung yen natin naging 7.4 na dagdagan ng 0.4, tapos yung drops natin naging 4.2. Nadagdagan ng 1.2 sa drops. Ayun yung kinagandahan dito. Pang grinding guys, draconic. And actually meron din niyang dagdag sa damage. 1.5 yata sa damage yung dagdag niyan. Para siyang naka strong 3, ganun. Pero yung lakad niya, normal lang. Normal lang yung lakad. Yung attack niya lang talaga, slow motion umatake. And eto naman ang kunin natin, Esper King. Eto yung itsura niya guys. Medyo formalan. Mukhang mayroon siyang aatinan na business meeting. And pag umatak siya, pitong attack yata to bago mag-skill or mag-ultimate. And skill. Oh, lumilipad din. Uy, okay. Member din pala to ng lipad gang. Yung mga lumilipad muna bago mag-skill. Eh na, lilipad na po.
Astig! And hindi ko pa to gagawing shiny. Pinag-iisipan ko pa kung gagawin ko ba tong shiny. Or ipunin ko na lang lahat ng fruit ko. Lahat ng fruit ko i-convert ko na lang sa divine fruit. Kasi gagawin kong shiny itong si Endeavor. And syempre, eto na ang pinakahihintay ng buong Barangay Robloxian. Nani? Si Endeavor. Ang damage niya guys, level 240, 180 trillion damage. Eto yung itsura niya. Umaapoy. Normal attack. Boom! 450 trillion. Tingnan natin yung skill nito. Ilang attack kaya? 2, 3, 4, 5, 6 na attack? Okay. Oh! Lipad gang din pala ito eh. Ayan oh. Okay, okay, okay. Teka lang, teka lang. Equip nga natin lahat ng lipad gang dito. Eto, Esper King, si Emperor Alien. Lipad gang din yan eh. Hindi ko na maalala kung sino pa yung ibang lipad gang. Sana sabay-sabay sila mag-skill. Hindi sila sabay-sabay. Mauna si Endeavor. Ayan na. Endeavor! Alien, Esper King, Destroyer. Okay. Mga lipad gang. Pero tara, let's punta tayo dito sa empty dimension kasi meron ding bago. Kung merong fruit fusion, meron na ngayong reverse fusion. Ang mangyayari naman dito, yung divine fruit natin, i-reverse fusion natin, i-downgrade natin siya. So pag dinowngrade natin yung divine fruit, pag ni-reverse natin, magiging limang secret fruit siya. Ganun din sa secret fruit, isang secret fruit magiging mythical fruit na lima, and so on. So maganda rin to guys, na for example, marami kayong divine fruit pero wala kayong divine fighter, tapos meron kayong mga secret fighter na gusto nyong gawing shiny. So yung mga divine fruit nyo, pwede nyong gawing secret fruit. Pero mas maganda pa rin talaga gawin na ipunin na lang natin yung divine fruit natin para once na makakuha na tayo ng mga divine fighter, pwede natin sila gawing shiny. At punta pa natin muna tayong super island. Oh yan oh, iba na nga pala itsura ng time trial. Meron ng tatlong klase. Parang ano to, easy, medium, tapos hard. Parang ganun na yan. And nandito sa time trial shop guys, may kita nyo meron ng bagong boost, drop boost. And yung pinakamaganda dito ngayon, etong trade license. Kaso, kailangan na mabili muna natin to bago tayo makapag-trade sa ibang player. Kaso, wala akong shard ngayon. 1k shard yung kailangan. Uy, oo nga pala. Ito nga pala ng ice shard. May paggagamitan tayo niyan. Dahil gagamitin natin yan kay Endeavor. Alright, let's go. Pwede natin siyang i-reroll gamit ang shard. Alright, Sarah, let's go. Genius 2. Okay na muna ako dyan sa Genius 2 guys. Kasi as of now, pinapalevel ko pa to eh. Kaya tara na, punta tayo sa Psychic City. Dahil hindi pa pala natin nalilibot to. Tara, let's go. Ito yung bagong defense mode dito. Medyo mahirap yung defense mode dito. Natry ko na to. Ang kunat ng kalaban, wave 8 natalo ako. Sobrang kukunat ng kalaban, grabe. Yung unang boss dito, 129Q ang HP. Asan ba yung boss dito? Saan ba yung boss dito? Hindi ko pa kasi nalilibot to eh. Eto pala, nandito sa baba. Pinagluloko mo ako boss ha. 3.9E! Grabe! Ang kunat! Baka abutin tayo ng isang oras dito sa isang ganito. Lalo pa ngayon, nawala sa atin yung best fighter natin. And by the way guys, eto pala yung best fighter natin ng mga tulog. Si Holiday Baby, level 250, 1.1Q damage. Red Bat, level 246, 800. 20 trillion damage. And ito yung control master ko, secret fighter to sa The Underworld. Naka solid gold, level 248, 630 trillion damage. Anyway, na-realize ko lang habang naglilibot ako dito na itong dimension na to, parang remake lang siya ng Tokyo Gold Dimension. Parang ganito rin dun eh, no? May mga building na makukulay. Tapos banda rito, meron din ganito, meron din aakyatan na ganito dito eh. Ayan o, punta tayo sa Gold Town. Ayan, may mga building din. Yup. Tapos dito banda, may tulay. Tama o, may tulay din. And may aakyatin din tayo dito. Pero ito, nandito yung boss. Alright. And hindi ko makita-kita kung nasan yung secret boss dito. Meron ba? Hindi ko alam kung meron ba.
Baka hanap ako ng hanap tapos wala naman pala. Kung meron kayo guys nalalaman or alam nyo kung nasa yung secret boss dito, comment nyo naman dyan para malaman ko. At malaman din nila ng mga nanonood dyan ng mga Robloxian. Dahil sa ngayon, dito na nga muna natin tatapusin tong video na to. And maraming salamat sa panonood nyo. Kung nagustuhan nyo, like, subscribe. Ayun, kita ka sana ulit tayo sa susunod na video. At ako ulit si Dralo, nagsasabing paalam sa inyo mga Robloxian. Bye-bye!